Welcome to my YouTube channel. Kung bago ka lang sa channel na to at true-blooded Aldab Nation ka, eh tama po ang channel na pinuntahan mo. Kaya considering na po kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutang pindutin yung bell para lagi po kang updated sa bagong video na ilalabas ko. Salamat po sa iyong pag-click sa channel na to. Itong napapanood ninyo o mapapakinggan nyo, mga ka-Aldab, ito po ay isang kwento ng isang true-blooded Aldab Nation. Sabi ko nga po sa inyo, simula 2015, eh marami pong Aldab fans ang masasabi nating napakaganda po ng istorya. Etong mapapanood ninyo, eh sa edad niyan 13 years old, mga ka-Aldab. Isasabihin niya o ikukwento niya kung ano ang naranasan niya nang naging Aldab fans siya o Aldab fanatics. Ang kwento po ninto o ang istorya na talaga naman pong ikinuwento niya ay talagang napakaganda. Medyo kumbaga yung boses niya, mga Aldab, syempre hindi po tayo. Isa pong kumbaga babae boses niya, mga Aldab. At meron po akong link sa baba. Baka gusto niyong bisitahin ang kanyang channel na Wattpad. Istorya ng mga ka-Aldab, eh Wattpad siya. Kaya nga po, mga ka-Aldab, kung gusto niyo lang bisitahin. Well, sa mga magsasabing boring po ito, eh inuunahan ko na po. Kumbaga unawain na po kayo. Kasi alam niyo po ba, ang kwentong to ay talagang napakaganda. Lalong-lalo na po kung isa ka po sa makaka-relate nito. Lalong-lalo na kung true-blooded Aldab Nation ka. Wag na po natin patagalin, mga ka-Aldab. Napakahaba po kasi ng kwento na to. Pero napakaganda po. Pakinggan niyo po, mga ka-Aldab. My journey of being an Aldab fans. Hello, makulay na araw. O alam kong alam niyo kung kaninong day niya. Sa mga hindi nakakalam, ipapaalala ko. Yan yung pagbati na sinasabi ni Ate Maine sa Destiny to Be Yours na lagi kong na rin ginagamit pag nabati kasi nakakagaanan loob pag binabati ng ganyan. As in, nakaka-good vibes. Like parang naririnig mo yan kahit anong negative pang marinig mo. Maging positive ka pa rin in the world day. Pero ito na nga, dalal ko, diba? Nais ko nga po palang simulan ang kwentong ito sa pagpapakilala. Masyadong formal. Siyempre, turo ni Lola ni Dora. Dapat formal. Dapat dalaga Pilipino. Ito na nga talaga. Ako nga pala si Angel May Mancao Kayakay. 16 years old. Ang babaeng mahal na mahal ang Aldab ng Dasmariñas, Cavite. Masasabi ko noon na isa akong batang babae na mahihiyain. Like, di magsasalita kung di kakausapin. Puro aral lang inaatupag. Noon pa lang, mang ay mahilig na ako manood ng TV. Sumusubaybay sa mga pelikula pero walang iniidolong artista. Para bang nanonood lang para libangan pagkatapos mag-aral, pampawala ng pagod sa mga schoolwork. Ganun lang hanggang sa napanood ko yung Kalya serye. To be honest, di ako nakapanood nung July 16, 2015 kasi 7 ng umaga yung pasok ko at 3 naman ng hapon ng uwi. O diba, sakop na sakop yung oras ng ikulaga. Tapos Thursday pa noon may pasok. August 1, 2015, isa sa mga di ko malilimutan at masayang araw sa buhay ko. Yan yung unang araw na nakapanood ako ng Kalya serye, kung di ako nagkakamali. Saturday, yan, walang pasok at wala kami practice for activities. Sa pagkakaalala ko, yan yung araw na hanggang ngayon kinikilig ako. And a bachar, kapag pinapanood ko ulit yung episode na yan, yun yung araw na binububog si Kuya Aldo ng mga hohelyo ni Lola. Tapos, ginagamot ni Ate Maine si Kuya Aldo. May nakakatawang part pa nga doon na kilig na kilig yung mga mananood. Kasi pinapunasan ni Ate Maine yung sugat ni Kuya Aldo. Tapos, pumunta si Lola. Kinutya yung mukha ni Kuya Aldo. Tapos, binuhusan ng alcohol. Pero, ano naman yung mga panahon na yun? Di ko maipalawa na ginararamdaman ko. First time kong kiligin ng ganyan. Promise. Pero pinipigilan kong umuti. Kasi aasarin ako ng kuya ko na kinikilig ako. Kasi parang first time rin nila akong nakita na kangiti at kinikilig sa pinapanood ko. Noong
Una, tinatago-tago ko pa, pero wala talaga eh. Rupok eh. Kinikilig talaga ako eh. Parang unti-unti na ako nagko-collecta ng feature nila. Yung mga kanta na dinadabmas nila, dinadownload ko. Tapos alam niyo yung pins na bilog. Tapos may feature nila. Ang dami ko nun. May ID ng sin. Kasi ako na mga feature ni Kuya Allen at Ate May nung nakapin. Tapos papatong ko yung mga pins dun. Tapos sa mismong ID ko, diba may case dun na di na ka mo makita yung ID ko kundi picture nila, harap likod yung makikita o diba. Di naman ako addict sa Aldab, no, but wait, there is more. Kahit sa sobrang bigatan ng nasa leeg ko yun, dahil sa ID list ko, di nagdagang ko pa yun ng mga kids yung nabigay ng mga supportive kong kaibigan. Yes! Napakaswerte ko na may mga kaibigan akong ganun, like sponsor ng mga picture ng Aldab, kitchen, paper, doll na nila na hanggang ngayon di ko inaalis sa lagayan. Binili ko lang for collection. Di ko nilaro at miski kalendaryo na may picture ng Aldab. Binigyan rin ako at madami pa. Basta may makita silang na dun si Ate Ming at Kuya Alden. Gagawa sila ng paraan para makuha yun. Tapos magbigay sa akin. O diba? Swerte ko sa kanila. Kaya love na love ko yung mga yun. Eh, moving on to the topic. Ano nga ba yung dahilan bakit ko sila naging idol? Ito lang masasabi ko sa sobrang dami ng dahilan, baka ilang milyong taon yung umaubos kung iisa-isahin ko pa, diba? Sobrang daming reason. Pero magbabanggit ako ng ilan. Sila lang kasi yung nagpakilig sa akin ng ganun. Like sa daming love team na napanood ko, wala eh. Sa kanila lang ako tinamaan ng ganun. Kasi parang totoo talaga. Imagine, nagkita na pala sila nung 2010 sa Candy Fair. Tapos yung picture lang nilang dalawa. Yung malabo. Tapos si Ate May bago pa lang sa showbiz. And si Kuya Alden may mga fast love team na sinubaybayan rin ng maraming tao. Tapos one day, nagtagpo ulit sila sa Ikbalaga. At ang swerte natin, nasaksi tayo sa muli nilang pagtatagpo. Imagine, because of her simple smile na alam naman natin may halong kilig yun. Ay, char, ang dami talaga na bago. Di lang mga buhay nila, pati na rin mga buhay namin mga ABN. Isa rin siguro sa dahilan kung bakit sila kinikiligan, pinangkilig, sinuportahan at minahal sa mga itatoong tao sila at napakaraming aral na mapukul sa kalyasari. Nasa kanila ko lang napanood. Tapos makikita mo pa kung paano sila magtinginan, mag-usap at magbanggit ng mga pangako nila sa isa't isa. O sino ba naman, hindi kikiligin ka. Kaibang pakiramdam ko pag napapanood ko as sila. Like kahit makita lang silang dalawa sa TV man or picture sa loob kasi ng 5 taon na pagiging fans ko, si Kuya Alden pa lang yung nakikita ko sa personal. April 8, 2017. 13 years old ako, unang beses kong bumiyay para makita yung idol ko. Nabigyan kasi kami ng pagkakataon na makapunta sa GMA at manood ng Sunday Pinasaya. Kaya di na kami nagpatumpik-tumpik pa at nagpaalam na ako sa mga magulang ko. At napaka-swerte ko dahil napaka-supportive ng parents ko. Pumayag sila at hinatid pa kami ng tatay ko sa GMA mismo. Doon sa kasi nagtatrabaho yung tatay ko dati. Kaya alam na niya doon, kaya hinatid niya kami. Kasi mga bata pa talaga kami. Ako, 13 years old. Tapos yung kaibigan ko, 14 years old. Kasama rin namin yung kapatid ko na 12 years old. Kaya minabuti rin ng magulang ko na samahan kami. Kasi first time naman namin babiyahe at wala talaga kami kaalam-alam doon. Tatapang na grabe rin yung biyahe ako. Kasi yung tipo na sumusuka sa biyahe. Yes po, opo, mahilingin po ako. Lalo sa bus. Sumusuka ako ng suka sa bus at hilong-hilo ako. Pero laban. Para makita sila idol. Pero ang nakakalungkot doon, nung una namin punta sa Sunday Pinasaya, wala si Kuya Alden. O diba ang saya siya yung dahilan kaya kami pumunta. Kaso wala eh, nag-enjoy na lang kami sa pananood. Nakita ko naman din si La Kuya Jose at Wally, pati na rin yung mga artist na nandun. Kaya sulit naman pa rin enjoy. Pero may lungkot kasi di ko nakita si Kuya Alden. October 14, 2018, birthday na kaibigan kong isa ring fans girl ng Big Well Love Team. At laki na pasalamat ko sa fans club nila kasi because of them, makakapunta ulit ako ng GMA para manonood ng Sunday Pinasaya. Ito na yung second time na pumunta kami at di na kami hinatid ng tatay ko. Hinayaan kami kung kakayanin namin kasi alam naman nila na kaya namin yun. At nabigyan na nila kami ng instruction nung una kami pumunta. Kumbaga din na namin first time, pero kahit pangalawang beses na yun, nagkandaligaw-ligaw pa rin.
kami. Kasi namin alam pag kakaiba ng MRT sa LRT. Napuntahan ka, napituhan kami ng guard kasi kung saan-saan kami nagsuot. Pero masaya naman kasi yung mga kasama ko, kahit tatlo lang kami, nagtanong-tanong at sa kawakas nakasakay na kami. Tapos nung nakarating na kami si GMA, syempre picture-picture lalo sa mga billboard ni Kuya Alvin. Doon kasagsag ang kasam Victor magtanggol nun. Kaya nakapaskil yun sa GMA. Tapos yun na, pagpasok namin sa studio, nood-nood. Tapos yun na nga, lumabas na si Kuya Alvin. Like, ang lapit-lapit sa amin kasi siya yung nag-announce. Nag-announce, diba? Pag nag-announce sila doon, sila sa mga audience na pwesto, nakaka-starstruck mga sis, grabe, tangka, sobrang puti, parang nananaginip ako noong mga oras na yun, grabe talaga. Nakita ko isa sa mga idol ko for the first time, natalon yung puso ko noon, si Kuya Alden pa lang, paano kaya kung silang dalawa na. Balak pa noon, panon pag lumabas si Kuya Alden, pipicture ako siya ng marami, like nakatutok lang sa kanyang camera ko, pero wala eh, nung habang nagpe-perform siya sa kanya lang ako nakatingin, like din na ako makapokus sa palabas kay Kuya Alden na lang. Grabe, buti may mga kasama ako nakapag-picture naman kahit konti. Isa rin yung araw na yun sa pinakamasaya at di malilimot ang araw sa buhay ko. Then ano nga ba yung naging epekto ng Aldab sa buhay ko? Sila yung dahilan kung bakit nanonood na ako ng balita. Oo, sa oras, 24 oras, diba Aldab? Yung huling binabalita na sa Chika Minutes. Tapos pinakaantay ko dun pag nagsabi si Ate Iabran niya ng Aldab Nation. Ayun, hinihinto talaga ako sa ginagawa ko. Malaking tulong rin kasi pag may short birthday, lalo na kung may pasok kasi nakakanood ng Kalya serie. Tapos dahil rin sa kanila, gumawa ako ng Twitter and Instagram account. Oo, hanggang ngayon naman ginagamit ko lang Twitter pang tweet. Pag may ganap, naranasan ko rin tanongin ng Twitter kung robot ba ako. So, sobrang dami kong tweet, diba? Oo, lagi yon. Tapos yung Instagram, pang tingin lang ng LG, IG story nila, pang like na mga picture na pinupost nila dun. Dahil rin sa kanya, ang dami kong nalaman ng mga bagay-bagay. Like, isa sila sa dahilan kung bakit ako nag-mature, mag-isip. Tapos, dahil rin sa kanila, inspire ako, gumawa ng mga tula. Promise, ang dami kong tula na ginawa para sa Aldab, sa EDN, sa Itbulaga. Ang dami talaga. Tapos, dahil rin sa kanila, natuto ako mag-comfort ng mga kapwa ko EDN. Siyempre, nasasaktan sa mga nangyayari. Ngayon, di ba, naging approachable ako, tapos mas na-appreciate yung awesome because of them kasi nga dinadamas nila, piniprint ko pa yung lyrics, wala lang, pero proud to say na sa akin pa lahat yun. Ang daming magandang nadulot yung Aldab sa akin, sa kanila ko kasi unang naranasan na ma-in love, like parang may boyfriend ka, kahit ikot pa naman nararanasan nyo kasi NBSB, pero dahil sa kanila naranasan ko kung ano yung pakaramdam na ma-in love, tapos laging kine-check mga social media account nila para i-like yung mga bago nilang post. Tapos, ay support sila sa mga voting. Iba rin kasi yung pakaramdam ko pag sila yung nanalo. Tapos alam mong isa ka sa bumoto, isa ka sa nag-support. Like, ang saya-saya parang ikaw yung nanalo. Dahil rin sa kanila, natunan kong di pansinin yung mga nega na naririnig ko mga panira. Kasi alam kong di naman nila gusto ng kapag-away kami. Like, dahil sa kanila, ayaw kong makikipagsagutan pa. Ugali ko kasi dati na makapagsagutan, ilalabo ko talaga, lalo na pag alam ko mali yung mga pinagsasabi nila. Pero nilalawakan ko lang isip ko at pinagdarasan lang sila kasi pag pinatulang palalaki, alam yung gulo. At wala naman kami magagawa kung sarado na yung utak nila, kundi ipagdasal na lang na mawala na hate mga puso nila. At isa yan sa dahilan kung bakit proud ako ng ABN ko. Kasi dahil rin sa mga kapwa ABN ko, naging marupok ako. Char! Peace tayo mga bebe. Di pa, no ba naman, di ka magiging pro sa mga NTN. Imagine, may scholarship sila mayor, like Bekena Mental. Tapos ganyan mga idol namin, ang dami rin nila, tinutulungan na nangangailang. At di lang basta-basta yung saman, di lang co-fans, yung turingan, di lang kaibigan. Pang family na eh, napakalaki ng fandom. At grabing samahan yung nabuat, nagpapasalamat kami sa Aldab na naging dahilan kaya yung mga dating stranger, naging friends, tapos ngayon, family na, grabe, iba talaga. Kaya never kong pinamigyan na I'm 1.2 and legit Aldab Nation na bilang basta-basta.
Mangangako, kundi gagawin ko na mag-stay forever hanggang sa nanghihingi ako. Promise yan. Siyempre, bilang fans, may mga malulungkot rin na pangyayaring di naman mawawala yun, di ba? Nga, pag nagmahal ka, dapat handa kang masaktan. Take risks. Pinili natin to. Eh, wala na man nagsabi sa atin na mahalin sila. Wala naman nag-dicta kung saan natin pinili ito kaysa ito yung gusto natin gawin kasi mahal talaga natin sila. Eh, ano nga ba yung pinakamasak na pangyayari bilang isang fan? Siguro, as of now, August 2020, eh, syempre, yung hindi sila nagkatuluyan. Pero malay naman natin hanggat buhay, may pag-asa. Hindi naman natin masabi kung panahon o yung panahon o kung anong mangyayari sa sunod. Wala, rupok talaga. Umasa ka pa, girl. Syempre naman, di na maaalis sa ating fans nila na umasa, diba? Diba, guys? Tsaka, syempre, masak rin pag nababalikan mo yung mga memories. Napapanood yung mga videos, kung gaano kasaya noon, kung gaano sila kasweet, na biglang nagbago na lang bigla. Kapag napapanood ko yung mga videos ng mga pangako nila sa isa't isa, yung tulad na di mo alam kung script ba o true to life, diba? Sobrang sakit sa isang fans ng isang love team pag di sila nagkatuluyan. Like, di ko kasi nga imagine na nadarating sa ganitong point na dati sinusuportahan ko sila as a love team. Tapos ngayon, sinusuportahan ko na sila individual. Like, di ko talaga naisip na darating sa ganito na kahit masakit, wala kang magagawa kasi you're a fans. At ano nga ba yung fans? Fans is supporter and from the world, support you will. Support them. Sa mga bagay na masaya sila, sa mga bagay na gusto nila, even masakit para saya, diba? Na, di naman lahat ng gusto natin makukuha natin. Eh, di naman porkit ito yung iniisip natin, ganyan na yung mangyayari. At yung tinatakot sa isip ko na kahit masakit, kailangan tanggapin. Isa rin sa masakit na nakita ko ay yung letter ni Ate May na parang sinasabi niya na dumating na sa point na di na siya masaya sa ginagawa niya. Siguro nga dahil sa pagiging demanding ng iba, kaya parang nasasakal na siya. At nakakalungkot na naramdaman yun ang idol natin nang dahil sa co-fans. Or di ko sure kung fans ba talaga yun o nakikiuso lang. Yes, maraming ganun. Kunwari, fans daw kasi sobrang sikat. Tapos pag may issue nangyayari, nagmamagaling kala mo talaga nadadamay pa yung mga totoong fans na sinasuportahan sila mga bagay kung saan sila masaya. Like, ay ate, daig mo pa kami, mali-mali naman sinasabi mo, diba? Di nakatulong. Siyempre ako, aminin ko, nasasaktan ako nung naglabas na si Ate May ng panibagong letter. At inamin na niya na nagde-date sila. Nung una, palang kinakabahan na ako eh. Sa intro pa lang ng letter, nararamdaman ko na yung bigat sa loob ko. Nagdadalawang isip ako na basahin. Aaminin ko, natatakot ako malaman ang totoo kasi true hurts nga, diba? Tapos yun nga, aaminin ko rin na naiyak ako, sobrang nasaktan. Siguro wala namang masama dun kasi fans ako ng love team nila eh. Like, sobrang sakit, guys. At alam kong naramdaman nyo rin yun. Pero kahit sobrang sakit na nung nararamdaman ko nun, minsan di ko naisip na bumitaw. Di ko inisip na sumuko. Di ko inisip na iwan sila. Kasi sayang yung ilang taon. Sayang yung memories na napakarami ko pang sasayangin kung tuluyan akong bibitaw. Paano ko tinanggap? Actually, di pa talaga eh. Char! Ganito yung mga paraan na naging effective sa akin. Paulit-ulit ko yung video ng Where at Lucille Dating. Yes, ninamnam ko eh. Naiya ako, masaktan ako. Pero habang hinaayaan ko yung sarili ko na maramdaman, dapat kong maramdaman, ay di ko naman hinaayaan yung hukot na nararamdaman ko. Eh, gawing galit. Yes, pwede mo pigilan yung sarili mo na magalit. Kasi hindi porket nasaktan ka, gaganti ka. Hindi porket umiyak ka, kailangan saktan mo rin sila. Ang buhay, hindi para sa pagganti, kundi ang buhay para sa pagtanggap, pag-unawa, pag-respeto, at pagmamahal, diba? Yes, dinamdam ko, hinayaan ko masaktan sarili ko. Pinaulit-ulit kong panoorin yung video nila na sumasayaw. Tinitigan ko yung mga picture nila na pinost sa Instagram. Yes, if you think that I'm so stupid because I did that, I'm sorry. Pero yun yung nakatulong sa akin para matanggap lahat, matanggap yung totoo.
mabuhay sa katotohanan kasi ito ah, remember this, if you will never accept the reality and continue to live in a fantasy, you will never get the genuine happiness that you want to feel. Yes, kung patuloy kang mabubuhay sa pantasya, patuloy mo lang niloloko at sinasaktan yung sarili mo. O sige, sabihin natin, nagbibigay ng saya, panandali ang saya. Yung mga bagay na pinapantasya mo, niloloko mo yung sarili mo, tinatakbohan mo yung realidad, kasi natatakot kang masaktan, natatakot kang tanggapin yung totoo, kasi di naman yun yung gusto mong mangyari. Hindi yun yung iniisip mong magiging dulo mo, pero isa lang masabi ko, kung mawala ka, tanggapin mo muna kung ano yung totoo. Promise, matatanggap mo rin lahat. Andito lang ako, kami, marami pa tayo. Marami pa tayong di nasuko, marami pa tayong natiling matatanggi, nag-iisa. Kasama mo kami lagi. Lahat naman ng bagay may proseso, diba? At ako naman hanggang ngayon, processing pa rin. Sa di pagtanggap sa mga nangyayari, di ko minadali. May mga gabi na di ako makatulog kasi naiisip po kung bakit. Tsaka napakaraming tanong sa utak ko na ako rin mismo nakasagot. Kasi may mga bagay na di natin napapansin kasi nabubulag tayo sa mga nangyayari. May mga gabi na naiiyak ako at nasasabihan nila ang OA mo naman dahil lang dyan. Pero di ko na lang pinansin, di lang nila alam yung nararamdaman ko. Ayun na lang iniisip ko. Tapos isang araw gumising na lang ako na di na mabigas sa loob, di na masakit sa dibdib. Pero di na mawawala yung times na nalulungkot ako kapag nakakita ng picture nila, kapag nababalik yung mga memories. Pero siguro natural na yun, diba? Pero at least nabubuhay ako sa realidad. Di ko masabi sa, na tanggap ko na totally, pero processing na din naman kasi agad-agad alam mo naman, pag-idiang ka, marupok ka, haha, joke lang, babies. Ayun lang, mas magandang mabuhay sa realidad. Kahit masakit kaysa mabuhay sa fantasya na magbibigay ng panandaliang saya, pero sa totoo, yung sarili mo, niloloko mo na. Bakit nga ba patuloy akong sumusuporta? Bakit di ako nabitaw? Kasi una pa lang nangako na ako eh. Na di ako aalis, na di ako bibitaw, na di ako susuko, na walang iwanan. At kapag nangako ako, ay gagawin ko ang lahat para matupad yun. Sinubukan ko magdagdag ng magiging idol. Like sobrang pinilit ko yung sarili ko sa love team na nagkatuloy yun. As in, tinry ko talaga pero wala eh, wala akong maramdaman. Binuksan ko yung puso ko na mahalin rin sila at suportahan kung paano ko sinuportahan yung Aldab. Pero wala talaga eh. Di mo talaga mapipilit yung sarili mo na gusto yung isang bagay na di mo talaga gusto. Kaya yun, parang isa na rin akong alone at tangayin. Man babalik at babalik pa rin. Magpapahinga lang pero di susuko. Masasaktan lang pero di bibitaw. Iiyak lang pero sila pa rin susuportahan. Nakatulong rin yung inisip ko na bakit ako malulungkot. Eh masaya naman yung mga idol ko at as a love team man o individual. Susuportahan ko sila hanggang buhay ako. Hanggat nakakahinga ko, hanggat nadidilat ko yung mga mata ko. Sila yung unang love team na minahal ko at sila rin yung huling love team or individual na mamahalin ko. Siyempre, nagpapasalamat ako unang-una sa Panginoon kasi pinagtagpo yung dalawang taon na magiging dahilan ng isang makasayang mga kaganapang di lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo rin. At nasaksihan ko yun kasama yung pamilya ko na suportado ako sa mga gusto ko hanggat tama yung ginagawa ko. Siyempre sa mga fans ko sa mga co-fans ko na nabuo bilang fandom at naging pamilya, ang turingang to Aldab, mahal na mahal na mahal ko po kayo. Para naman kay ate ni Comaine Del Capile Mendoza at Kuya Richard Reyes Fulgerson Jr., patuloy ko po kayong susuportahan. Ano man po ang mangyari, pangako, igagalang ang mga desisyon nyo na alam namin pinili nyo kasi doon kayo masaya. Yun lang naman, hangad ko sana lagi kayo masaya kasi kapag masaya kayo, masaya na rin ako. Kami ng mga ADN, mahal na mahal namin kayo at lagi niyong iisipin na magkasama man kayo o hindi as a love team man o individual, patuloy ko kayong susuportahan. Hinding-hindi ko kayo iiwan magpakailanman. Hindi magbabago. Ay, hashtag MPK ba to? Haha,
Basta lahat po ng ito totoo, magkatuluyan man o hindi, basta kayong dalawa ang mahal ko, mahal namin. Para sa indian naman, kapit lang, diba nangako tayo na walang iwanan, na hanggang sa dulo, sama-sama tayo. Gusto kong maging masaya kayo lagi, mahal na mahal ko rin kayo. Alam nyo yun, kasi tayo yung nagkakaintindihan, diba? Sa kilig, sa saya, sa lungkot, magkadamay sa iyakan, at syempre, sa karupukan. Oo, ulitin ko, karupukan. Hahaha, ay sorry guys, love you all. Sana kagaya ko eh, sama-sama natin tanggapin ang realidad, sama-sama natin lampasan ito lahat, at sana sama-sama tayo hanggang dulo, walang iwanan. Gaya ng mga pangako natin nung una pa lang, sana kagaya ko ay susuportahan natin yung mga idola natin as love team man or individual. At diba, kapag mahal natin ng totoo, re-respetuhin natin yung mga bagay na makakapagpasaya sa kanila at susuportahan natin yung mga desisyon nila. Minsan man di nagkakaintindihan, pero naayos naman agad, diba? Ganyan pag pag nagmamahalan, stay lang kayo, kasi ako mag-stay lang rin. Mahal na mahal ko kayo, sana magkita-kita na tayo lahat at sabay-sabay natin gagawin lahat ng mga pangarap natin. As a fan, huwag lang kakalimutan na magdasal at manalo sa ating Panginoon. Maayos rin ang lahat at hindi niya tayo pababayaan. Siyempre, di ko alam paano tutapusin. Ay, ganito na lang. Sige, bye! Char! Basta sana, pag nabasa niyo ito, madama niyo kasing lahat yan totoo. Walang halong biro, walang halong etos. Ang dami ko pang gustong sabihin at i-share, pero hanggang dito na lang muna. Mahaba-haba pa ang ating tatahakin, kaya sana sama-sama lang tayo at kapit lang, walang iwanan. Love you all, see you soon. Mama, chup-chup, happy birthday, bossing. Ay, iba pala yan. Kita kiss, love you all. Well, kung nagustuhan nyo po yung video na to, eh, marami pong salamat. Well, kung gusto nyo pong marinig ang boses na kung sino po yung nagsalita niyan, doon po sa Wattpad niya, mga Kaldab, ilalagay ko po yung link. Kung ayaw niyo sa kanya, eh mag-subscribe na po kayo. Para lalo po kayong matuwa sa mga boses niya. Hanggang dito na lang po ang aking latest updates. Hanggang sa muli, salamat po sa pakikinig at panonood.